Good afternoon, everyone, and welcome to my show, Amelia Quintista. Now, we are here in our house kasi it's raining cats and dogs outside. What you mean? Doon, yung mga dog at saka yung mga cats sa kali. At dito naman, sa likod bahay, ay ang mga cats natin. Kaya it's raining na, may cats and dog pa. Chika lang. Anyways. Matagal na tayong absent sa YouTube. Kaya eto, gagawa naman tayong bagong content. And I hope dahil matagal na lang, hindi ko nagagawa ito. And I'm trying. Kasi lang, hindi ko makuha yung timing talaga. So, nandito tayo sa kitchen ni Tekla. Ayan. Ito yung sister kong kitchen. Kitchenomics yan. Dito ang testing niya. Testing kitchen. Test ang pangalan niya. Dito siya nagtetest ng mga pagkain. Nagagawa siya ng mga recipes na dinidevelop niya. Like adobo. Ang simpleng adobo, gagawin niya may ibang variations. May matamis, may maalat. So, dito, meron pa siyang gagawin. Minsan, nilalagyan rin niya ng, pwede mo rin lagyan ng patatas. Pwede mo na rin lagyan ng itlog, hard-boiled egg, or pwede mo na rin lagyan ng fried saba or fried kamote. Para dumami lang yung chicken or pork adobo. Normally talaga mas gusto ng mga tao ay ang chicken and pork adobo. Dahil naman ako ay nag-Islam, hindi ako mahilig sa baboy. Ayokong kumain hanggat maari. Ayoko, hindi ko alam kung saan, kung may halo ba yung ano, may halong baboy, ayoko na. So, I'll prepare my own sometimes. Kung may pera ako, bibili ako o gagawa ako on my own. My version. So, I've just finished my chicken patero, which is the Maranao favorite na viral naman dito sa Quiapo. That you can buy at the price of 10 pesos and 15 pesos. But since today, it's raining cats and dogs at it's still, we still have our typhoon here in the Philippines. Yun. So, we just done with Egay and now Falcon. And I don't know kung meron pang darating, which I think part of the monsoon rain or habagat they call it. So, we are stuck at home. So, what we can do? Do our best in, do anything that you can do inside the house, like vlogging, live streaming, make something that is productive. Likewise, gusto ko rin i-feature sa inyo ang what's in our kitchen. So, this is Sit and Set. We have our yun, oven pa rin dito. And then stove. And another electric oven. Huwag na natin lagyan ng... lagay na natin ang kanyang brand. La Germania. Baka naman. Kasi dito nagluluto yung ng mga baked products ang sister ko. Bread, pastries, whatsoever, baked lasagna, baked ewan, whatever. Roast chicken. Yan. Pagkatapos niyang gamitin ng oven. At doon pa rin nga ay may oven pa rin. Ayun. So, maliit lang naman tong kitchen namin. So, what we can do, ang hindi niyo pa nakikita, ang ref raid. Di ba nagkaroon na ako ng bag raid? And this time, magkakaroon naman tayo ng refrigerator. Raid. So, let's tour inside the ref. Or freezer. Mag-start muna tayo. Panasonic. Maganda to eh. Kasi maganda ang brand ng Panasonic. Diba?
So, this is Japan made and 12 warranty. Whatever. Hindi naman siya paid in sponsor. Pero baka naman, Panasonic. Baka naman. Baka pwede ako, di ba? Anyway, let's go to the upper part. A freezer. Kasi nga, di ba, gumagawa yung sister ko ng mga recipes. So, more or less, nandito yung mga niluto niya. Sinealed na yan. Like, let's start with this. Ito yung frozen okra. Kasi diabetic siya. Lagay niya yan dyan. Nakalimutan na niya. Frozen okra yan. We have spaghetti sauce na ginawa rin niya. Yung mga, ayun, mga walnuts niya pag binibake niya. At saka yung mga, ano ba to? Cream cheese. Pang, wala pang blueberry yan. Pero pag ginagawa niyang blueberry. So, ayan yung mga frozen products na recipes na ginawa niya. Like, kunwari, gumawa siya ng Bopis. Bopis yan. Kasi meron nag-o-order sa kanyan. At dahil mahilig rin sila sa frozen, Coke. Tubig lang yan. Bekenement, Coke. We still have this. Hindi ko na mga ano eh. Pero mga niluto yan. At dito na nga tayo sa gilid-gilid. Meron tayo dito ang lechong kawali. Para sa kanila yan. And we have this fruitcake glazed fruits. We also have our chocolates. Yan. At dito sa area to, dito nilalagay yung cheese, at saka yung mga ano ba to? Yung mga cold packets. Yan. Malaki ang ano, malaki ang storage ng freezer. Tiyananang! Magulo ang ba? Ang kasi, ang namin ha? Ang rep, ang freezer. Ang rep, yan. Kung ang freezer ay hindi puno, dito naman puno. At saka yung iba dyan, hindi na maasikaso. Ito yung egg section. We have nor cubes. At saka kapag natira-tira mga luya. At meron tayo ditong tamara o dates. Nandun kasi yung iba. Nagbukas ako ng isang 1 kilo. Shout out kay Aileen. Bigay niya sa akin. From Saudi. And we have our chocolate. Ito na binubuksan. So, ito nga pala. Padala nga pala. Sa lubong lang. So, watch out. Matira pa natin yung mga chocolate. Uulog na. Ayan. Hindi naman tayo kumakain ng araw-araw o maya-maya ng chocolate. Baka tumaas ang ating sugar. And what we have here, ito. May condensed milk pala tayo. Ayan. Yung mga gatas na yan na kung saan mo pwedeng gamitin. We also have the non-fat milk. Kasi diabetic siya. Tapos, ito mga ginagamit niya para sa pag-bake. Huwag na sa ibang layer. So, we have also our oyster sauce. Yan. Sa mga marami pa kasi dyan mga naka-stock. Well, dito naman, lahat puro mga frozen food na mga niluto na. Para naka-tupperware. What do we have here? We have our red rice. Ito. Red rice to eh. Pakita ko lang sa inyo. Kasi pag diabetic, red rice ang kinakain. Niluto niya na isang lutuan yan. Kasi pinapak na lang niya sa microwavable. At saka, kahit walang microwave, iinitin na lang niya. Kasi pag may microwave kami,
O boss, basag. Ano, sabog. Tapos, meron tayo dito. Puro luto eh. Yan, giniling. Giniling na pork. Yes, we have. At meron nga pala ang bagong-bagong luto. We have seafood. Seafood. Tahong and shrimp, hipon. Ginawa niya yung kagabi. Baon niya yata. Pero, pwede mo na rin gamitin ito sa pasta. Gusto mo ng seafood pasta. At least may ready na, di ba? And, what else? Of course, ang ginawa ko, ang sarili kong version na burong mangga. Wala tong ano ha, wala siyang tubig. Ang water nito ay talagang from the ano, fruit ng sabaw ng mangga. Kasi kailangan natin yan para mag-balance yung ala ay yung tamis at asin. Kasi lalo na ngayong maulan. Meron tayong buko. Ayan, pwede na rin itong tagtarin para sa tupig. Buko. Buko, buo. Pero matigas to. Kaya pagka, ano, kinukuha lang niyo yung sabaw. Natitira to. So, kung gusto mo kainin, kainin mo. Kung hindi, tatapo na naman lang. And what we have here is ang ginawa ko chicken butter. Niluto ko yun isang araw. Pero, every time na nagugutom ako, iinitin ko lang siya, dadagdagan ko siya ng mantika. Parang ano yan? Adobong chicken. Without suka. Only North Cubes. What else do we have? At meron na rin tayo dito ng mga ano ba yan? Dito sa second layer. Ay yung water at saka kalmansi. Kasi ang wrap namin na to. Kunwari, dito mo iniwan kanina. Kanina ngayon, ha? Inilagay mo dyan sa taas. Mamaya yan. Pag mula dyan, malilipat yan ng arrangement. O yan, yung mga gamit niya. Mga sa pagluluto. Yan, yung mga condiments, mga tokwa, at saka mga lutong ulam. Layer by layer yan, kasi pagka binuksan ni Tekla, ang red, hindi niya maalala kung saan niya nilagay yung ganito, yung ganyan. Eh, yung kapatid ko namang isa ang mag-a-arrange ng mga ginawa niya. So, we also have yung mga lutong ulam like chicken curry, para pang ano, ready na. May ready kang chicken curry. Pwede mong kainin. Anytime. Lalo na pag hindi ka makapunta sa palengke. At least may nakaready dyan. Ayan, yung mga dati niyang gamit. And on the last part, ay akin. Area ko yan. Meron tayo dito. Sweet and chili sauce. Sweet spicy. We have the onion, sweet onion. Nabili naman yan doon sa chicken, so chicken 24 hours. Kaya may natira pa. Nagamit ko yan dyan. Kung gusto mong mag-lomi, meron pang lomi dito. Yan. Pang lomi. At gumawa rin ako ng sarili kong daing na bangus. Hirap naman ito. Kumuha tayong daing na bangus. Para kung sa gabi o anytime na gusto mong kumain, prito ka na lang. Marami pa naman tayong mga anipan. Tutong ng kanin. Tutong ng kanin. Hindi na luto agad. Para sa pusa. At meron tayong, of course,
Burong Mustasa from Bulacan. Yan ang ala ng sister ko. Hili kasi siya. Yung iba niya, huwag na tingnan. At meron tayo dito, tamar. Tamar or date. Ba, yung iba dyan na hindi na kinakain, tinatapon na. So, this is it. Yan, 1 kilo daw siya. 1 kilo siya na binigay sa akin. And binuksan ko na kagabi kasi kailangan para sa ating pang sweet-sweet at pag nagugutom tayo sa madaling araw, ayaw na natin kumain. Hot water lang at saka itong tamara or dates. Pwede mo nang kainin. Hindi nasasakit ang sinura mo. Para kahit anong oras ka gumising sa umaga, ay hindi ka na. Hindi ka gutom. So, back again. Dito naman ang chiller. So, meron lang naman tayo dito ang chichiria. Pang ulam na. At yung iba dito, mga gulay. Gulay-gulay, yan. Mga ganyan. Tsaka yung iba, mga dried things na kailangan sa panghalo sa gulay. O sa recipe. So, yun lang, mga kabesh. At ito na. Natapos din ang ating refrigerator tour. So, once again, at gagawa naman tayo ng pang lunch. Shout out kay Tricia May, kay Cecil Luz sa pagdapadala niya ng ox and palm corn beef. Luto muna tayo. At eto naman. Iluluto natin siya sa sayote. Ay, sayote for lunch. Walang makakain yan dahil maulan. At talagang nag-crave na rin naman ako ng corn beef. Although para sa sa arthritis, hindi ka naman araw-araw kumakain ng karne ng baka or ng beef. Pwede ka pa rin naman kumain ng beef lang sin Hawaii. Corn beef. Hindi natin hindi naman siya paid sponsor. So until here, this is your Tita Amelia. Stay tuned for our next video. So if kung hindi ka pa naka-subscribe, please do subscribe and please watch, share, like and comment para naman malaman ko kung anong mga advices niyo, anong mga suggestions niyo, whatsoever. So, once again, see you again on our next video. Bye everyone!